Nana, sa linya karong buntaga, si Attorney Mark Tolentino, alang sa iyang balak, alang sa iyang kini ang balaod karong buntaga. Attorney Mark, good morning. Hello. Hello, good morning, Attorney. Yes, good morning. Good morning. Nakadog mo na ako? Yes, sir. Loud and clear. Oh, yeah. Okay, good. Good morning, kasama Ramil, kasama ang sasiw katong mga suking tigpaminaw sa DXBC Butuan. Kaya ba daw nimo mo balak? Ay, di ko din ako nalinya, kasama Ramil. Except kung sa pamulitika, may kita mo balak ka na. Pero dito sa kahanginan, di ka mo balak. Di ka mo balak, no? May naling balak o kuhan, makamamam na. Kaya may na mo balak. Dito sa kini ang balaod. Unang pangutana na mo, Atty. By the way, Atty., kumusta? Imong pagpangumusta sa mga katawahan sa Butuan ug Agusan Norte, Caraga Region, sir? Oy, ato mga suking tigpaminaw sa DXBC Butuan, kininyong ubos na higala, si Kuya Mark Tolentino, mahatag karon sa ninyong tanan sa pre-legal advice sa mga pangutana. Wala po, may bayad ni, basta pangutana na mo sa balaod, ako nang tubagon sa abot na ako makaya matubag. Atty., una namang pangutana regarding aning entrapment operation ba? Okay. I don't know kung nakabalita ka nga dunay kapitan na mo sa Butuan ang nadakpan sa entrapment na operation. Okay, kaning gitawag na entrapment, ako tubago na dili piragi ang kung guilty ba na or not guilty na kapitan sa Butuan at tubago unsa may legal effect aning entrapment. Kaning entrapment magud ka sa mga mail, but masabot ani walay warrant of arrest. Wala. Provided na nadakpan siya caught in the act is about to commit a crime or has just committed a crime. Tulo na kamo ka sa Ramil. Padong siya mubuhat o krimen, gidakop siya na while padong siya mubuhat o krimen, gidakop siya na. Ikaduha, nadakpan siya caught in the act. Ikatulo, nadakpan siya immediately after nagibuhat niya ang krimen. Tulo rin ako instance ka sa Ramil na pwede ang police mo dakop ni ana mo nang gitawag caught in the act. Ang mga police kasama Ramil na gitawag presumption of regularity. Of course, kung magkasuhay din silang duha kasama Ramil, may ingon ang mga police na ilang gibuhat ang ilang trabaho, ilang duties. Ang ilang legal defense na kasama Ramil mo nang gitawag na presumption of regularity in the performance of official duty. Mo na trabaho, mo na depensa sa mga kapulisan. Of course, ang katong kapitan na sa gitawag na presumption of innocence. Kung mag-conflict ang presumption of innocence o presumption of regularity, the presumption of innocence will prevail. Kaya naman na sa itong batakang balaon. So, depende na unsaon pagdipinsa sa kapitan o unsaon sa pagtubag sa mga kapulisan kung yun saan nila magdakop, kung saan nila ginakop, asan nila ginakop, o kaya ganyan mag-good ka sa mga email, entrapment man, huwag mag-good sila ginawag warrant of arrest. So, depende na lang ni kapitan kung saan niya pagdepensa sa iyang kaugalingon, pero nga itong kapulisan, ginapresume na ito nga doon ay presumption of regularity silang gihimo. Muna higingon sa balaod sa Marmel, nanas itong jurisprudence, presumption of regularity, muna tubag sa mga kapulisan. Ang sa accused, ang iyasang tubag, presumption of innocence. Kung mag-conflict ng duha kasama Ramil, kung na ay presumption of innocence na sa presumption of regularity, the presumption of innocence will prevail. The presumption of innocence mo prevail. Pero depende na sa judge po, attorney, no? Depende na sa wish kasama Ramil. Okay. Salamat sa mga clarification kasama sa ang mga pautara na to. Okay, na ipangutana Director ni Mark, mamahimo bang bawion sa inahan ang minor de edad nga bata nga 8 anyos na karon nga nasa poder sa iyang amahan nga wala man ni sukad dagdako sa inahan. Okay, kasado ba sila or dili? Kay ingon pa sa balaod kasama ng Ramil, kung ang ginikana dili kasado, below 18 ang bata, always gina sa inahan. Except kung unfit ang nanay. Okay? Sa ang ginawag na parental custody sa bata adto na sa inahan pag ang bata is an illegitimate child. But masabot, ang nanay o tatay dili kasal. Pero kung kasado ang duha, kung nagbuwag ang duha kasama Ramil, ang ginikanan, pag below 7 years old, always na sa nanay ang bata, ang custody. But ang tatay na gitawag visitation, right? But pag more than 7 years old, na ay gitawag na pwede ang bata mo design. But ang pag-design sa bata, isara na siya ka-elemento kasama, isara na siya ka
factor na mag-decide ang court. There's only one important factor when the court will decide. Mm-hmm. Una siyang gitawag na what is the best interest of the child. Ah, okay. Ang welfare yun, no? Ang protection o kaayuhan yun sa bata ang mag-prevail, attorney. Lahi sa unang kasama, lahi ang balaod sa una, katong gitawag balaod about adoption. Mm-hmm. Kung ganumdum ka ng adoption, gidesign ng adoption sa unang panahon, mga 1980s, mm-hmm. gidesign ka na mo adapt kag bata, katong mga magtiayon na dili ka anak, dili ka buo ang anak. Mm-hmm. Muna na igitawag na adoption. Mm-hmm. Sa unang panahon ang kasama, Ramil, but because of the international law on the welfare of the child, lahi na atong balaod about adoption. Mm-hmm. Kay ang adoption ko sa Maramil, what is the best interest of the child? Mo na siya giuna na i-consider sa korte, dili ang katungod sa mo-adapt na mag-adapt o bata. Mm. Same also sa custody ka sa Maramil, ang issue nini, dili kung kinsay ni katungod, kinsay dato, kinsay way kwarta, kinsay ni trabaho, kung dili, what is the best interest of the child? Mm. Kay ang custody, dili maguni bidding ka sa Maramil na kinsay patato ay, dito ang bata. Mm. Di na mao, kung dili, o asa dapat ang bata, asa makahatag o emotional, psychological, spiritual, and physical development sa bata, dito ang bata mo padulong. Okay. Kasama sas. Okay, na ipangutan na Director ni Mark, unsa di ay tukma nga silot kung makabangga ginamit ang sakyanan kay pabayron mong Goodme o 1 million sa tagtungod sa biktima, otherwise matanggong gyud daw mi sa bilangguan. Ay dili na mao sa Marvel kay kanang awdi sa mga saksi di na inana kay kanang gitawag na negligence, okay, damage to property kay Marvel nabanggaan mo yan sa ilang property di ba sa mga saksi. So damage to property, wala gitawag reckless driving resulting to damage to property. Yes, na gitawag kasabutan kung gidemand sa PICAS na 1 million ang bayadan, pwede man imo hang yuon maginang US sa diha mo na gitawag settlement sa muna. Kung di mo magka-settle diha, mo na magpaila na yung kaso diha. Mm. So, ang penalty mag-anak sa Mario, dili sa subagadako na naman ipiyansa. Mm. So, maybe less than 6 years ang imprisonment or less than 6 months, but na siya gitawag piyansa na pag magpiyansa, mag-settle mo na sa dito sa police station or sa highway patrol, dito mo mag- o katong nidakop sa inyo, pagbangga, dito sa mo mag-settle, kaya pwede pa na i-settle muna o pilay bayron, pilay damage kay pagkumananak, kung di magkastabot, diyan ang kaso. Okay. Mm-hmm. Maing buntag, Attorney Mark Tolentino, mangutana lang ko, kung ibaligya nako ang akong kabilin, why bisan isa ka anak nga makahilabot, ani? Nasunod ni sa akong ginikanan, Attorney, si Dodo ni sa RTR. Meaning, yes, kabilin niya. For example, ang naiyang kabilin, gikan sa iyang ginikanan, namatay na iyang ginikanan, so siya na inherit niya ang property, humanin niya gusto ng ang property sa iyang ginikanan, ihatag niya sa iyang mga anak. For example, i-transfer siya mga anak kay iyang mga anak, mga salbahis. Sample na sa mga may, pwede na iyang maligyan na kay ang mga bata, ang mga anak mangod, ang erensya sa ginikanan, wa na sila vested right ni anak sa mga may. Okay. Kung ila na, ako nang gisulti sa unang nagisimana, that they only have right of expectancy or inquit right. Tanggot pasbot ana, ang ilang right wala pa na hinog. Hilaw na sila katungod, anak pa sila, but hilaw pa ang ilang katungod. Mo hinog na lang ilang katungod kung mamatay ng ilang mga ginikanan. Okay. Naipangutan na Attorney Mark, ang kasabutan ba sa panagbulag, legal ba kini kay na ako'y live-in karon o niya nami anak karon ng akong ex-wife, nagbahad nga pasakaan daw ko og kriminal nga na naman ta na may legal nga kasabutan sa among panagbuwag. Ang kanang kasabutan magod ka sa mga sasi, sama sa annulment, bawal ang sabwatan, bawal magsabot ang magtiayon ng magbuwag. Uh-huh. In fact, kung mabawaan na sa korte o mabawaan sa piskal na nagsabot ang babae o ang lalaki na nagbuwag, pwede ma-dismiss ang kaso. Kay ang one of the reason for the dismissal of the case is collusion. Kung masabot ang collusion is nagsabot ang babae o ang lalaki na magbuwag. Dapat kung magbuwag mga isla based on annulment of marriage, dapat based sa ebidensya o mga grounds na nasuwat sa atong balaod, dili based sa ilang pagsabot. Uh-huh. In this case, ang mag-asawa, for na exception na nakasama, Ramil, pwede magsabot ang asawa, babae o lalaki, na wala sila pakialam sa isa't isa, pero di but masabot, buwag na sila. Ang but masabot, ana, wa na'y demandahay about adultery or concubinage. Okay. For na exception, wa na'y demandahay, di na sila mag-file o kaso sa adultery or concubinage kaya nagpinasayloay na sila,
iya nang gitugutan ang iyang asawa na may nailain, iyang bana na nailain, mo nang gitawag consent, suborna si exception. But dili applicable ang exception sa RA 9262. Okay. Muna yung atong karugod sa Marmil. Good morning, attorney. Kung maghikay tagpapil para matituluhan ang yuta, unsa mang papel ang kinahanglan lihukon? Og asa man po nga opisina, mo office, office mi mo adto? Kung isang po, napalit mo property, gusto ninyo ipatitle sa inyong property, of course, kailangan number one is the deed of absolute sale. Muna siya reason na matransfer ang property. Ikaduha, nabayan ang tanan mga buhis. Example, kung nabalik na sa inyong ginikanan ang property, paduho sa inyo ha, inyong transfer sa inyong property, ang pangalan sa inyong property, dapat bayadan sa inyo ang ma-estate tax. So, mga yung tax clearance ana dito sa BIR, kung man, what to sa mga assessor's office sa munisipyo or sa city hall, kung asa ang property, then magpa-assess mo dito sa tanan mga buhis na bayadan. Subot pa sabot, dili na matransfer basta-basta ang property, matituluhan ang property from one person to another, kundi bayadan ang mga buhis. Every transfer sa property, naanay buhis na babayaran. Okay, nai, caller, Attorney Mark, hello? Go ahead sa iyong pangutana, sir. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Okay, go ahead sa iyong pangutana, sir. Oh, kanang bahan sa among yuta, ma'am, ba, ginunit sa among lolo, mga 1 hectare. Hello, ma'am. Okay, yes, go ahead, sir. Namin na sa Attorney Mark. Okay, tapos lang, what if talaga doon ito, sa ako pa nang lulog nito, kami mga apo na, mga anak ang lulog patay naman, so, ang problema karon kay, papel rang, ilang pambaburag, verbal rang lang istorya, tapos ang yuta nga karon itutulad ng ikulahan, so, pangalan sa katong kibali teacher in charge, iyang apelido na kabutang, so, ang among toyo diha nga, pwede ba na mo, ma-claim ang pangalan lang mismo sa mulungo mo ay ibutang. Salamat. Astag donar, attorney. Okay. Ang donation mangod ka sa mga mail, basta property na kasuwat na sa atong Civil Code of the Philippines, basta real property ang gisgutan ka sa mga mail, it should be in a public document. Kasi public document, kung mag-donar kang isa kabutang, kung sulti lang, kanang yuta na ko diyan ka sa mga mail, imuha na din na siya donation. Ang donation magud ka sa mail, it should be in a public instrument, notarized, and paguman ana imo nang iparehistro ang donation para ma-transfer ang property padung sa imuha. So in this case, verbal naman, so there is a legal issue ni ana ka mail kay wa man na siya'y sakto na donation. Okay. But ang pungutana ani, pila ka tuig na naggamit ang eskwelahan diha sa karang yuta gigamit pila ka tuig kay pwede man na ma-claim sa eskulahan by based on prescription kung gikuha na gina sa eskulahan gigamit na labi na way mga way titulo way saktong pag-transfer man ilang gigamit, so pwede na ma ang basihan sa eskulahan pay prescription kung dugay na nilang gipang gigamit ang property. So unsa may moral lesson ani ka sa Marmel, so kung gusto nila na ibutang ang pangalan silang lolo dito, for example, Juan de la Cruz Elementary School, ilang suwatan lang sa eskwelahan, then pagkumanana, there should be a proper settlement negotiation, masin magkasundo, at least, ang purpose masin sa tong color karon ka sa Marmil is na igitawag legacy sa ilang lolo. So, more matay na ilang gusto, so the first thing ilang buhaton, suwatan sa ilang eskwelahan, ang ilang ang superintendent, o bisag kanang regional director sa DepEd sa Caraga, then magpiki-meeting sila, then masin makaya na nila to settlement na na ay formal na pag-transfer sa property at sa eskulahan. Okay. Caller, okay. Caller, good morning. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Oh, manager, good morning. Good morning. Anay, akong importante nga, ikuan ni attorney manager nga, ang yuta sa akong magulang, irin siya na sa among ginikanan, tapos ako'y nagapalit. Doon ay anak niya manager nga, impirma sa among didoksil. Nga, pati ang bana, yung asawa, hasapog ko, filmado na. Sa abogado. Tapos ko, manager, natingaman ko nga, natumayang buwan, nag-wire manager, kaya gusto siya nga, mukuya ng lutiha. Ngayon, pinanit nga, kuman naman na mong ikasabutan nga ako nung iparindan siya. Kung sa may katambaga na. Okay. Kung sa daw mo ikatambaga, okay. Attorney?
kung gipalit na niya ang property, ang pangutana, naabay gitawag deed of absolute sale. That's okay. The first question. Mm-hmm. Pag human ko nanay deed of absolute sale, iyan na bang iparehistro sa registry of deeds para ma-transfer na ang titulo sa property or at least yung tax declaration sa property, mm-hmm. ma-transfer na sa iya. Ha? Kaya mm-hmm. sa masawang isulti, bisan pag ipalit mo ang property, kung verbal na siya, di na siya enforceable sa korte. Kaya basta real property is very clear under the Civil Code of the Philippines, it should be in a public instrument. Kung sumunta ng public instrument, written and notarized. Okay. Good morning, attorney. Magpatabang lang ko. Unsaon ni siya na ay gipalit ako ginikanan nga yuta o mauning among gipuy-an karon. Pero wala pa na impas o ginahinaya nilag utro ang balay. Apan ang igsuon nga laki sa among gipalitan, nasuko. O miingon nga dili daw namo utrohon o tiwas ang balay kay pahawaon na dami. O giuli ra ang kwarta. Pero hangtod karon wa pa gihapon ang kwarta tapos sukad sa pagpalit, wala na nagpakita ang tagiya sa yuta. Ang igsuon ra ang lalaki ang nagpakita, naa sila'y pinirmahan sa tagiya. Unsay angay buhaton okay. namo ani attorney? Depende na sa unsay ilang kontrata na gihimo ka sa Maribel. Na gitawag na duha ka klase ang kanang installment sa property. Sama dia sa mga subdivision des butuan, uso kay ang contract nang gitawag contract to sell. Contract to sell. Diba? Na ay kanang example dia sa I think sa family house ito na dia ng mga condominium dia mga subdivision. Contract to sell ang tawag na. But pasabot habang nagkinahinay kag bayad, contract to sell sa na siya. So, lahi na siya sa conditional sale. Lahi sa na siya sa gitawag na absolute sale. Tulo na kakasing kontrata ka sa mga mail. Ang ganang contract to sell, it's only a preparatory contract. Walay ownership na na-transfer. Okay. Kung dili, preparatory contract ka na, basta na-comply ni mga condition, ang tag-iya na'y obligasyon na mag-execute o deed of absolute sale. Otherwise, liable siya for breach of contract with damages. So, atong klarohon, unsa na ilang ipang permahang kontrata diyan sa Maramel. Is it a contract to sell? Is it a conditional sale? Or it is already a deed of absolute sale? So, kay depende atong tubag kung unsay kontrata ang ilang gibuang buhat diya sa Maramel. Oh, walay kontrata, pirma-pirma lang, attorney. Munang di kita mo kumpiyansa ng pirma-pirma lang? Oh, kailangan atong basahon kung sino nakasuwat diya. Kay labi na ka ng mga yuta ka sa Maramel, daghay klase ng yuta, ha? Daghay klase ang kontrata, labi na ang uso kayo nang gitawag contract to sell. Kanang contract to sell, wala para nabalhin ang ownership sa property sa inyo, ha? Kung contract to sell ang inyong ipermahan. Muna yung uso sa mga developer ka sa Maramel, labi na wala pa na human ang balay, ipamaligyan na, nalas na license to sell sa HLURB, muna yung mga uso kanang gitawag contract to sell. Okay. So kanang contract to sell, mga followers, mga listeners, dili pa na siya nag-transfer of ownership sa inyo, ha? Kung dili, it is only a preparatory contract na ang tag-iya na obligasyon na mag-execute of deed of absolute sale kung na bayada na ninyo ang property. Hello, good morning. Hello, sir, good morning. Go ahead, sir. Sir Ramel, nalakit ang tanang attorney sa imo sa Mang Ramel. Go ahead. Oh, ako nga ng sa Mang Ramel, 23 years na silang ikasal diri sa Binabisa sa Mayor. Karon yung bana, that's to ano siya sa gawas. That's, Nagpa, ano ba yun, divorce siya dito sa gawas. Kailangan pa ba siya manin diri haron ipaan lang ilang kasal sa Pilipinas? Money expertise, so, attorney Mark? Kinsa may nagpa-divorce ang katong that's it, di ba? Ang babae, attorney. Ang babae? May okay. Nagpa-divorce? Ang babae, ang buong pasabot, ang ibong anak. Ang ibong anak may nagpa-divorce. Apa. Okay. Ingon pa sa Article 26 of the Family Code, itong karuhon Article 26, paragraph 1 and paragraph 2 of the Article of the Family Code, ingon dito kasama Ramel, na natay gitawag, pwede ang divorce sa Pilipinas. Munang sayup ng ipang sulti diha na why divorce ang Pilipinas? Nay divorce, isa lang ka-provision sa Family Code. Munang Article 26 of the Family Code. Okay? Unsay nakasuwat na kasama Ramel, pwede ang divorce provided that it is a mixed marriage. We say mixed marriage, Filipino o usa ka foreigner ang nagpakasal. Muna yung first requirement. Second requirement, dapat ang foreigner ang nag-file o divorce. Dili ang bae. Or at least silang duha ang nag-file o divorce. Dili pwede ang nag-initiate sa divorce ang Pilipina. Ang Pilipina ang nag-initiate sa divorce, dili na ma-recognize sa Pilipinas ang divorce. Okay. Ikatulo kasama Ramel, dapat ang nasod kung asa sila nag-file og divorce, nisugot og divorce. Dapat i-prove na sa korte sa Pilipinas na naay divorce, for example sa Japan,
na divorce sa Amerika, sa Canada, i-present pa na din sa Pilipinas. Okay. Ikaupat, kasama Ramil, dapat ang divorce ninyo sa Lai Nasod, inyo pa nang iparehistro sa local civil registry sa Manila. Requirement ang kasama Ramil, before ka mag-file o recognition of foreign divorce sa example sa RTC Butuan, dapat ipa-register sa ninyo dito sa LCR Manila. Ang LCR Manila, Local Civil Registry of Manila, ang naay authority sa Balaod na mudawat og mga foreign document for registration that will affect the civil status of a person. Okay. Appeal ni anak kasama Ramil ang kanang gitawag divorce. Thank you. Happy birthday ni SB member Rizal Dikita sa Tubay. Happy birthday, sir. Saldi. Happy birthday, Kunsyal. Hello, good morning. Hello, sir. Good morning. Yes, ma'am. Naalam ko'y pangutana ni Attorney Tolentino, sir. Kanang nakautang mi og motor, sir, ba niya karon four months na mi wala kabayad. So good atong lockdown karon pang upat ka buwan. Karon, sir, kada buwan, bisitaan mi diri sa among nautangan. Karon, among giingnan lagi nga, di yun mi makabayad, sir. Kuhaan lang ninyo ang unit. Niya karon, niingon tong tiganhi sa mua nga, adto lang sa opisina si manager ang istoryahon. Karon, sir, niadto ko dito. Ang istorya sa manager, akong giingnan, inko, sir, dili naman gud mi makabayad. Kay tungod aning panahon lagi karon, wala na ipangwarta akong bana, niya akong anak ko naundang sa trabaho. Ya, niingon sa manager nga, sir, amo na lang i-surrender ang unit. Karon, niingon ang manager, dili na mo dawaton ang unit, ma'am, ug dili mo makabayad sa inyong mga past due nga kanang pila ka buwan nga bayro noon. Kinahanglan na ang unit na ang kwarta. Pwede ba dai na, sir? Attorney? Okay. Sama sa resulta na to, walay mapeso sa utang. Okay? So, ay kadlok ana. More or less, makuha lang ang unit. Pero makuha ang unit, but of course na mamoy gibayan kay pila man to kabuwan wa ninyo na bayadan, so maybe na i-minimal ninyo na bayadan tingali. Kay dili man ingon na kung di mo makabayad adto ano gitawag settlement sana diha, kaya ang ma-settle. Pero di lang na pwede kuwaon ang sakiran kay kung assuming di kakabayad, naman ay gitawag chattel mortgage. Okay. So naman ay chattel mortgage ang gibayadan diha na pwede man kuwaon ang sakiran, so authorized na sa tag-iya na makuha ang sakinan kay ni perma mamog chattel mortgage, but pasabot inyong gisangla ang sakinan, kung di mo kabayad pauli ang sakinan. So that's one of the reason, but ngayon ka na sakinan lang na ginasiya certain damages, but subject to negotiation na ninyo dito sa manager. Kung di mo makauyon, ayaw ka problema kay di makapwede mapunggo sa manager, let them mag-file sa kaso sa korte, then let the court decide. Okay. Hello, good morning. Hello, good morning. Sir, na ko'y pangutana po gamay, sir. Go ahead. Kana bang, dili ni ako, pero kami, ang kanang tag-iya sa yuta, katong nga time, naglubog, nawala yung mga anak, maragi abounda na ba ang anak, ang inahan nila, niya, wala yung dool nga anak, niya. Karo, ni abot ang time nga, namatay siya, way ning dool nga mo, ana mo, palubong, mukuha mo ng, ang iyang yuta niya, gitawagan dito sa Manila, iyang anak, nga unsa inyong kuan ani nga kining kuan kay wa man gadi mo gasto sa iyang kuan katong ilang inahan mao tong ang gibuhat bisag kapitan nahibo man ani kay mo may naghimo sa papel. Sige. Ang nahitabo ang para pagbarog lang sa ilang inahan katong isa ka anak ning sige prenda ng yuta. Unya gihatagan sila og ganang panahon sa pagkuan nga malukat ra nila tulo ka tuig. Gitagambig sa laglain chance nga tulog ato niya. Ang nakabutang dito kay Irimati man to siya kung wala man kuan niya hangtod karon wala man nila kuana. Unsa may kuan ana niya na? Attorney? Unsa may pangutana niya? Unsa may pangutana, madam? Kanang malukat pa na nila. Malukat pa ba daw? Paglukat, depende na sa namabigi permahan na kasabutan. REM. Oh, na. Real estate. Di, real estate mortgage, okay? Ang naman yung real estate mortgage inyong gisgutan, kay malukat pa na ang property, ato sang daw, before malukat, ato sang pangutala sa ta, kung naabay legal na pagsangla sa property, naabay legal na real estate mortgage. Kaya real estate mortgage, sama sa konsulte, na ni proper documents, notarized na siya, then iparistro na siya sa registry of deeds to make it valid. So, ang pangutana, naba na siya na mga legal requirement. Kaya kung wala na, na illegal, pwede matawag na pwede ba we own to property in the very first place
wa may sakto na real estate mortgage kana gitaw pag sangla. Sangla magud ka sa Maribel, dili na lang sa basta-basta suwat-suwat, kun dili na gina si porma kana gitawag real estate mortgage og iparehistro na ninyo sa registry of deeds. Kuman in fact naka-attach ka sa titulo sa property. Ang pangutana, na ka-comply ba na siya ng mga requirements? Nabay mga papel, ma'am? Na kumpleto sir. Dami na. Kumpleto na registro ba? Na registro ba sa real estate? Na registro ba ang real estate mortgage sa Registry of Deeds? Naka-attach, nakasuwat ba si titulo? Nabay titulo ng property? Naka-annotate. Declaration raman. Oh, naka-annotate. Declaration na daw. Okay, kung tax declaration na, pwede magiging po na masangla ang tax declaration. But ang imong ang mortgage, naka-registro ba na siya o wala? Naka-registro ba daw, ma'am? Naka-annotate dito? Naka-registro siya. Naka-registro na yung papel? Naa. Ah, na daw papel, attorney? Oh, granting kay kami musulti na papel sa gway papel. Okay, granting na naay papel na siya kasama ng Mel. Makuha magiya po na siya ma kay di man na basta-basta mabawi ang property kay buagi pa pala siya for future agreement for closure agreement for closure proceedings. So, but pasabot buagi pa nag korte before na nila makuha ang property ko o mabawi ang property katong nagpautang. Okay. So while wala pa tong gitawag foreclosure procedure, pwede pa mabawi sa tagi ang property. Okay. Hello, good morning. Hello. Hello, sir. Yes, sir. Go ahead. Sir, ako pumunta na ngayon po na ito na ibahin sa mong iutang ang ipapuran sa mong balay. Ako na siya nang nauna sa donation, pero pabuhat na sa tagiya o ganang... anong, dead of absolute donation? So, dead of absolute sale. So, karon, sir, nabuhat ang ginisya o ganang title. Kumya, nana siya na nilisot ng title, so ang akong pangutahan na kung mabawat ba ni mga anak ni, kung bayo nila. Kung nanay titulo, but masabot, protected na ka sa balaw. Di okay. Nababawi daw, sir. Sige, titulo. Basta labi na deed of absolute sale siya. Okay. Di lang ordinary donation. So, basta na anay deed of absolute sale, di na ginbabawi. Ang the word absolute, di na nababawi. Ang donation, pwede mababawi ka sa Marmel kung conditional donation. Conditional. Pero kung deed of absolute donation, sad, di na nasan siya mababawi. Okay. Hello, good morning. Hello, sir. Good morning. Yes, sir. Pwede mong mata na kay Atty. Quintino, sir? Go ahead. May tungkol isa kong, sir, ng among yuta. Doon ang residence lahat na mong silbi nga na-discovery na kong sa Balason. Sa akong tatay na doon, may deklarasyon. May deklarasyon. Karon, ano siya? Sa nang G-squat ba? Niya. Ako itong naka-squat. Kaya matupan niya, almost 30 years na siya nag-puyo itong yuta. Ito, sir, makuha pa naman ang yuta, sir. Makuha pa ba daw, Tornay? Okay. Ang unang niya buhaton, kay naman niya ang tag-iya. Nahi procedure ninyong buhaton, pero dili basta-basta. Ang unang buhaton, ana, magsuwat sa mong demand letter to vacate the property. Parawaon ni mo siya. Dapat na demand letter. Kaya ang ganang demand letter, that's part of due process sa atong matakang balaon. Assuming, kahit di patoo, pailing kaso. Then the court will be the one to decide. But pasabot, dili ni mo siya basta-basta mapahawa sa property kung walay court order. Ejectment? Bisan pag, attorney, no? Bisan pag, di siya matawag ejectment, kaya ang ejectment mo sa Marmel, pag suod sa yuta, legal na. Legal. Legal na siya. Pag human, naging illegal, kaya wak kabayin ng utang, wak kabayin ng rental. Muna ejectment. Ejectment. Okay? But in this case, 30 years naman sila. Wala ka kuan. So, at so di siya ordinary ejectment, kung dili, wagi na siya ug ato mga ordinary procedure na kinahay court order na mapahawa siya sa korte. Okay. Mapahawa siya sa korte. But masabot, dili, di mo siya basta-basta mapahawa kung walay court order. Kay mo na siya balaod. Kay otherwise, kung imo siyang pungsog pahawa diya, wakay court order, basin pag mawaliktad ka. Kay sa unang panahon ka sa Marmel, kung nakayuta, na hindi po yung asin mong yuta, pwede di mo pahawaod, pungsog ng pahawa. Pero kayon, because sa dati bagong balaod na nagprotekta sa mga namuyo sa mga properties, dili na kay criminal ang mupuyo sa ka property, muna dapat na kay court order for also for your protection. Okay. Hello, good morning. Hello, good morning. Ay, kusog kayo ang monitor. Kusog ang monitor, hinay ang monitor pa niyo. Hinay lang ang monitor ninyo, ha? Hello, good morning. Sir, good morning, sir. Yes, sir. Mga tala ko kang attorney, sir, kanang ang among yuta, sir, is awarded by the local government kaya sa initiative ko, ano niya. Akong tapad, kibali, ang among record nga gi-award sa mo, ang among mga assigned lot, is na yung mga kuan,
exit slot, which is kuan wala siya tag-iya kay exit slot nung siya sa katong previous nga subdivision sa unang nga giawad sa local government. Akong problema, ang hamong silingan nga tapad na ko nasa kong right side, ang exit slot nga nasa kong likod, iyang giocupy unya sulod pag naka-encroach pag siya part sa ako ang kibaling assigned lot. Sa may maya na sir. Okay, attorney, nag-encroach. Yung buhato na lang, kasama kami, sa mga sasi o katong follow atong listener, unang buhato ninyo is muadto sa mo sa barangay. Muli tabaw sa barangay, makipag-ayos or settlement sa inyong mga silingan. Kaya pangit mangod na barangay, magkaway-away mo diha, muli tabaw sa lupong tagapamayapa. Okay? Kung digid mo magkasabot diha, ang lupong tagapamayapa of the barangay will issue certificate to file action, CFA. Then, pag-file na kagkaso dito sa korte para at least may bawaan, then the court will be the one to decide kung asa tamad ang naa kay authority sa yuta, siya sa kanilang musilinga, asa siya tamad ang nasay tag-iya sa yuta or the authority siya na mugamit sa yuta. But before yung ang kaso-kaso, muagi mo barangay na kay masettle na sa barangay kay labi na sa silingan na mo diha. Okay. Good morning, caller. Good morning, Asoka. Yes, go ahead. Kanang, attorney, good morning, attorney. Na ako i-refer sa inyo. Basta kay, way back here, kanang na babae, nagbalik niya, nagpautang na niyang yuta sa usak ka optometrist, then ginihinayan lang siya bayad, pero I never knew that before. Pero ang aming team, nagbalik sa balay, na ibalik niya ganyan ang yuta. O ako sa ba optometrist, na gabi ay, nagbalik-balik na ako, pero ano ginihan ko, at dito na ako akong amiga. Ako din nang ikaw na lang sa iyo koha. Giba rin niya 1.5 million from the cash. Mato karun, natinu yung mga 2 years na anay ni complain. Pero naghino na may kanyang tax declaration. Di tabaro na ako akong amiga. Nasuko naman itong usak na ito. Naka-utang sa termino ang katang tumitos. Diba tadatahan naman niya. Hindi naman ako ang ngayon man, di ba yun di ang nanimo sa awang, nawa may kay balo. So, kata po mga time, himalat yun yung papa, nagkadiin-diin siya, naingon siya itong optometrist na, bayari na lang, may kapalan, ingon ang optometrist, nawa, di ko ikabayan. Naapay balance ang optometrist, karun, natinong nila, nahimo ni kaso nila. Pero, wak may kaso ni, sila rin niya, ang katong pagdiasyo pa, bro, di blame ba sa ni, nalok ko nung, among dipalit. Sabi ko na buhay ni Dawat. Karoon, attorney, nakip-an na ako dito sa Manila sa YouTube. Then, I refer that to dito rin longer sa YouTube. Kinsa kong second buyer na nakakash na ako, ano ang tax declaration? Tinood, attorney, na ikaw ba yun ang owner? Ang second buyer? Attorney? Okay, so ang issue ani kasama ng mail, duhay buyer, di ba? The first buyer and the second buyer. Ang pangutana na kinsa may naay protection sa balaod, ang first buyer ba or ang second buyer? Ingon pa sa balaod, ang naay protection sa balaod, ang buyer in good faith. So bisag kung ikaw buy, ikaw first buyer, if you're a buyer in bad faith, di wa kay protection sa balaod, adto na sa second buyer. Kay ingon sa balaod, ang buyer in good faith ang naay protection sa balaod. Who is a buyer in good faith? Ang buyer in good faith kadtong wala kahibaw unsay sitwasyon anang property paghuman ni take in good faith iyang ipalit ang property. Provided that di lang siya dapat nisalig sa titulo na gipakita sa iya sa seller kung dili na siya gitawag further investigation about the property. Kung nagwaasan siya nag further investigation, he or she is also not considered a buyer in good faith. Waasan siya protection sa balaod. Okay. So, daghani story ka sa Mermel, kay na ay nagpautang, na ay nipalit ng yuta, na ay nag-restro. So, I think di ato sang karuning story sa iyang istorya sa iyang kaso, but akong gisulti, kailangan para kung gusto ka maprotektahan sa kas balaod, dapat you are considered a buyer in good faith. Otherwise, if you are a buyer in bad faith, wa gi kay protection sa balaod. Okay. So kay ibaligya man nimo ang yuta o ibaligya man ang yuta sa inyo ha, human wa ka kay bawo, pwede nimo idemanda tong nabaligya labi ng ahente og estafa on the ground na wa ka kay bawo ilag ka, gipangwartahan ka. So pwede nimo idemanda og estafa. Okay. Last caller, kay wala tay oras. Good morning. Hello. Good morning, sir. Okay, go ahead.
Morning. Mauta na lang tana ko, sir. Baka nang abota. Yuta ba nga? Nagprinda, ana. Patay naman. Patay na? Kanya ang pindahan, patay na po. Oh. Unsa may mayo, oh. Ana, sir. Oh. Ang giprinda, okay. Ang giprinda, patay na. Ang giprinda, patay na po. Wala na. Hayo na bilin. Oh, so, abot pa sa bot, nagpatay na silang talan. Mm. So, ang pangutana, unsa pangutana niya, asa pa doon ang yuta? Ah, asa pa doon. Okay, ang katong kung namatay yun kagasama ng mail, kung ang tao namatay, di man bot pasabot namatay sa dagutang. Di man bot pasabot na ang tao na nakog utang, kung namatay na, tiway ang utang. Naagya po'y utang. Mo nang i-claim tos mga nangutang niya ang property. So pwede niya i-foreclose tong property. Hindi naman kabayad, patay naman. So pwede ito i-foreclose para makuha, makulik tong utang. Kung di makulik ang utang, pwede ibaligya itong property para mabayan ang utang. Okay. So, aral na siya. Kaya, but pasabot, moral lesson, akong klaro sa itong mga listeners, dili matiway ang utang kung ang tao namatay na. Naagipay siya yung utang, pero ang pabayon siya yung utang, ang katong iyang mga properties. Ah, okay. Atorne, salamat kayo. Grabe kadaghan ng itong mga natagag tubag. Karong muntaga sa itong panaguban sa kiniang balaon. Yung muminsay, Atorne, sa mga naminaw karon, salamat sa imong oras. Yes, sa atong mga tumigo si Regiman Rabil Bangis o si Regiman sa si Babar at mga followers at mga listeners din sa DXBC Butuan. Salamat sa inyong pagpaminaw sa kini ang balaod, kini ning ubos na higala si Kuya Mark Tolentino, and please follow me sa akong YouTube page sa youtube.com/MarkTolentinoVlog and sa akong Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Thank you. Thank you very much, si Attorney Mark Tolentino sa kiniang balaot. Atod ka rin sa AQ Plus Diaper, sa ECS, o sa Champion Detergent and Powder, ang katapat ng mga Supra Nanay, Champion Supra Power. Straight to the point. Sa Vitron, Vitamins Plus Iron, maginikanan ka problema ba mo sa gana sa kaon sa inyo mga anak, magtimi-timi, di ginan mo kaon. Anyan ang tubag, Vitron, Vitamins Plus Iron, mapalit sa mga butika, din sa Dakbayan sa Butuan, Agusan del Norte, Agusan del Sur. Yung mga radyo man, Sasi Babar, Ramil Bangis, Atakarate. Straight to the point.